Kabayan, ayon sa mga may karanasan sa pag-aalaga ng manok sa Pilipinas, ang higit pa ring nagbibigay ng pakinabang at malaking pamilihan ay ang mga paitluging manok. Sa paitluging manok, kapag ka nagsimula sa dumalaga ang isang mag-aalaga, ilang buwan pa lamang ay maaaring kumita na. Samantalang sa kakarnihing manok ay kailangang hintayin pa ang sapat na gulang nito upang pakinabangan. Ang paitluging manok ay walang katapat na puslit sa bansa, kaya't makasisigurong ang lahat ng mga makikita sa pamilihan ay pawang dito nagmula sa ating bansa. Ang isa sa mga lalawigang sikat at nakapagbibigay ng maraming hanap buhay sa pag-aalaga ng mga paitluging manok ay ang Cebu. At sa nasabing lalawigan ay may sarili silang pamamaraan ng pag-aalaga ng nasabing manok. Ed, sa mga pinaliwanag ko dito, medyo naiiba itong mga pabahay ng mga paitluging manok. Yeah, that's correct. Ito ba tradition to sa Bantayan? Yeah, that's tradition. No? This has been through the evolution of what we call the evolution of the industry in Bantayan. As you can see, this one is the ideal housing that we prefer to be constructed in Bantayan. First is this one, it has a distance from the ground which is to avoid the ammonia, no? And talagang then, sukat na sukat yan from the sukat ground. Yan, okay. And then it has also the distance from its houses, no? Para to have a ventilation. Yung circulation ng hangin, as ano? As much as possible, we try to have proper ventilation for the birds, no? So that they can have proper or to have a maximum production efficiency. Yung laman ng mga manok, mga ilang manok ka na ilalagay nila? Approximately, mga ilan yan? Dito, it can house about 500 birds. 500 birds. At yung, hindi ba mas magastos to? Kasi mas maraming bahay ang ipapagawa mo. Yeah, it comes out na mas magastos siya, but it will also save a lot of savings in the form of production efficiency. For instance, in one cage, no, we try to allocate that into, we try to maximize the space, but we try to limit us up to 2 birds in each cage, so that it will not be it will avoid the cannibalism, no? Bueno, kabayan, bilang kasagutan pa rin ukol sa paitluging manok, kahit nasa backyard ay kikita ang isang mag-aalaga. Sa katunayan, ayon sa ilang nakaugnay ng ating alamin, higit pang ang ligtas sa maraming problema ang isang backyard raiser kaysa sa mga commercial grower. At kung may regular na mapagdadalhan ng nasabing produkto, lalong malaki ang pakinabang na makukuha sa nasabing alagain. Paitluging manok, layer production mula sa ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, ang isusunod po natin ay transfer of technology. Salin kaalaman ng iba't ibang uri ng mga teknolohiya dito po sa Pilipinas sa larangan ng pananakahan, pangisdaan at mga palatuntunang pangkabuhayan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491.
Sagutin po natin ang ukol sa mga kahilingan tungkol sa pagtatanim ng mga halamang tulad ng kalabasa. Batay na rin sa karanasan ng ating alamin sa panahon ng tag-ulan, maayos ang pagtatanim ng nasabing halaman. At kahit naroon sa mga taniman ng niyog o kaya'y manggahan, ay mapakikinabangan pa rin ang halamang kalabasa. Huwag lamang talagang takip ng mga puno ang buong kapaligiran. Ito, kabayan, ay batay na rin sa karanasan ng ating alamin. Kadalasan, kabayan, ang pagpapatunay ay naibabatay sa sariling karanasan, tiwali sa sabi-sabi ng ilan, dalubhasa man o hindi. Bueno, kabayan, narito ang ilang dagdag kaalaman ukol sa pagtatanim ng kalabasa. Karanasan, ang pagbabatayan. Selo sa mga gulay na kagaya ng ano ng kalabasa, no? Isa sa mga pinagkakakitaan ng ating mga magsasaka ito. Meron ka bang pwedeng banggitin sa programa natin na mga paalala para maging maganda ang pagtubo nito at nasa sa panahon ng pagbebenta? Ang masasabi ko doon sa kalabasa, ang pagtatanim nito buwan ng Hunyo. Para yung unang patak anong, ng... Anong unang parte ng Hunyo? Anong parte ng Hunyo? Unang patak ng ulan. Pag pumatak ng ulan ng buwan ng Hunyo, dapat talaga magtanim ka na. Para hindi masyadong maantala ng ulan yung pagsibol niya. Magiging malusog siya. Kung bumagsak ang ulan ng Mayo, paano yun? Pwede rin i-prepare na. Prepare lamang, prepare. Dahil patatamain natin yung tamang switch ng pagbunga, pagsibol niya hanggang sa pagbunga para mas magaganda. Kapag nagtatanim silang gantong klaseng puno, sinisidling pa nila yung binaboxes pa nila bago nila ilipat. Itong mating mga magsasaka, anong kanila? Dinidiretso na sa lupa? Dinidiretso na sa lupa. Diretso na? Diretso na. Ano sa palagay mo mas maganda rito? Mas maganda ang diretso eh. Uh-huh. Dahil hindi ka na magpapasibol pa sa mga box na maliliit. Uh-huh. Kung sana siyang tumutubo, hindi na magagalaw yung kanyang ugat. Kapag ka diniretso mo, mga ilang buto ang ilalagay mo? Mag-aabono ka muna, may basal fertilizer ba to? Sabay na sa pagbibigyan ng buto. Ano ilalagay natin fertilizer? Ang nilalagay namin, 2100. 2100. Hindi na kayo nag-urea. Pag nag-urea, mas lalong dadahon masyado. No? Mas malalapad yung dahon, hindi na ibubunga. Okay, ilang buto ilalagay natin sa bawat butas? Karaniwang ginagawa namin, 3. Hanggang 4 sa isang butas. Ilan ang mabubuhay niyan? Pipilitin mo yung 3, maka buhay lahat yun. At 3? Ibig sabihin, pagka 4, kinakala magbawas ka? Bawas ka ng isa. Isa lang. Pipili mo yung pinakamahina ang tubo na aalisin. Yun ang pinakamaganda kukunin mo, ha? Maganda kukunin mo. Pagkatapos, pagka umaano na yan, gumagapang na, anong dapat natin pakatandaan? Tatandaan lang natin yung pag gumagapang na siya, ihiwalay mo yung bawat puno. Isa dyan, isa dito. So dito, huwag yung magpapatong. Dapat kanya-kanyang linya yan. Kung anuman ang ating tinalakay sa ating palatuntunan, kayo po ang mamili, kabayan, na kung ano ang inyong gagawing padron o halimbawa sa inyong pagtatanim ng mga halaman na kagaya po ng kalabasa. Ang sa aming mga payong batay sa karanasan ng mga kababayang nakaugnay ng ating palatuntunan at sa sarili naming pagpapatunay. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Okay, kabayan, mamaya sa ating pagpapatuloy, mga karagdagang kaalaman ukol sa mga naipakikita po namin sa palatuntunang ating alamin, sa pananakahan, pangisdaan at mga palatuntunang pangkabuhayan. Kabayan, ang mga ito ay bahagi ng mga naipalabas na po ng ating palatuntunan sa mga nakalipas na panahon.
may kaukulang karagdagang kaalaman para sa inyong kapakinabangan. Mamaya kabayan sa ating dagdag kaalaman ng palatuntunang ating alamin pagkalipas lamang ng ilang sandali. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Okay, gabayan, sa ating palatuntunan sa araw na ito, marami po ang nahiling ng mga karagdagang kaalaman ukol sa mga naipalabas po namin sa programa, sa telebisyon at ngayon ay sa YouTube. Ang lahat pong ito, kabayan, ay naakala po naming makatutulong sa ating mga kababayang nanonood ng ating programa, mahilig po sa pananakahan, pangisdaan at mga palatuntunang pangkabuhayan. Bueno, kabayan, narito ang ilang kaalamang nahiling po sa ating programa sa araw na ito. Panoorin at pakinggan. Okay, atong ipapasok natin dito, yung Peking Duck. Female ng Peking Duck. Female ng Peking Duck, okay? Da kukuhin niya ang female. Para ma-ano sila, yung ma-arouse sila din para madali ma- Kuhala okay. Na si Milya sila. So, na-arouse na yan? Oo, okay na. Okay. Okay na. Tukunin na lalaki para ma... Okay. Para sa semen collection, ho. Artificial insemination po tayo at kukuha po tayo ng si Milya mula po sa Peking Duck na pag-uumpisahan, pagsisimulaan ng ating pong produksyon ng tinatawag po nating Laguna Duck. Okay. Gano karaming similya ang makukuha natin diyan? Well, actually no, ang Peking, the Peking Drake, nagbibigay na kuminsan yan less than 1 ml. Oo. Pero usually, we get as much as 0.5 ml lang. Pare, alam mo, do sa ating alamin, as early as 1986 yata 87, binabalita na sa akin ni Mr. Abante na gumagawa natin sila nito sa poultry, sa manok. Ano gagawin natin ngayon diyan? Saka nakuha natin is half cc. Makakabigay na ito sa mga 20 or 30 ducks. Okay, so pinupuntahan po natin ang itik, Pateros duck. Ito po, mallard po ito. Saan natin isasaksak yan, Carlos? Sa ubi duck po. So, gaano karami si Milya ang ilalagay natin sa bawat itik? Sa bawat itik, ang nilalagay ko po, 0.02 to 0.03 of a cc. Para makasisi. 0.02, 0.03 sa bawat cc. Opas 0.02. 0.02 sa bawat 0.02 cc sa bawat inahin. Kaya nga 0.02 ng cc no nandito ilalagay natin sa kanya. Okay. Sa bawat sa bawat inahin. Kabayan, ng mga karagdagang kaalamang aming naipakikita ay naging bahagi na po ng mga naipalabas po natin sa mga nagdaang taon. Sa pagpapalabas ng ating palatuntunan mula po sa radyo, telebisyon hanggang sa social media. Ang mga ito ay nahihiling po ng ating mga kababayan para sila ay mabigyang karagdagang kaalaman ukol sa mga bagay na nais nilang pasukan sa pananakahan, pangisdaan, at mga palatuntunang pangkabuhayan. Dagdag kaalaman mula sa ating palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home
to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, sa ating Q&A, tanong at sagot, pasesentro po tayo muli sa isang uri po ng hayop na ating pong inaalagaan sa ating kabukiran. Walang iba kung hindi isa sa mga small ruminants ang tupa, kabayan. Sheep production, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then, learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Alam po ninyo, kabayan, marami ang nagkaroon ng interes sa pag-aalaga ng mga tinatawag po nating small ruminants tulad ng kambing at tupa. At nainganyo ang marami na baka ito'y mapagkakitaan. May malaking market po ang kambing at tupa, kabayan. At ukol naman sa putahe o recipe, marami po kaming nakuhang paraan ng pagluluto. Pero ang pinakabase po nito ayon po sa mga dalubhasa, kung ano ang nagagamit ninyong paraan sa pagluluto ng karne ng mga hayop na kagaya po ng baka o baboy, maaari din po sa tupa o sa kambing. Okay, sa tupa, kabayan, narito po ang ilang kaalaman ukol sa breed o lahi, pakain at paraan ng pag-aalaga. Ano-ano mga breed ang acclimatized na sa Pilipinas at maganda bang alagaan ang mga ito? Ang iba't ibang breed po na acclimatized dito sa Pilipinas ay yung tinatawag nating unang-una ay yung Barbados Black Belly. Sila po ay yung merong puti ang kulay nila pero meron silang itim dito sa may gawing dibdib. Kaya po tinatawag na Barbados Black Belly dito po sa may tiyan. Itim, kulay itim sila. At ang sumunod po ay yung mga island-born ng ating border Leicester. Ito po ay lahi sa Australia. Opo, at galing sila sa Australia. Kanya lang ay mga island-born na sila kaya po sila nakakapag nabubuhay dito sa Pilipinas. Yan ang pinakamagaganda na rin sa ating bansa. Ano ang mairerekomenda mo para sa ating mga races sa bansa? Ang mairerekomenda... Yan po ang dalawa na yan. Dahil po halos ang... pag na-cross po natin sa mga native ay yung nag-i-increase din po sila yung sa mid-type po kasi itong Barbados sa Black Belly, nag-i-increase po siya ng halos sa 50 to 70% sa milk yield at saka po doon sa meat yield ng tupa ay ganoon din po ang kanyang ini-increase. Kung sakasakali na naririto na yan at meron tayong makukuha na mga alagain, ano? Isa sa mga itinatanong sa atin sa feeding nito, ang isa raw sa mga karakteristik ng tupa na iba sa kambing, hindi gaanong naninira ito ng mga punong kahoy. Opo, dahil po ang tinatawag natin ito ay yung living mower o yung tinatawag natin na grazers. Yan po ay kumakain lamang ay puro sa pababa. Hindi po sila kagaya ng kambing na umaakyat, kinakain nila yung mga nasa taas ng puno. So nakatungo palagi yan? Opo, nakatungo palagi yan. Kinakain lang po niyan yung puro sa babang klase ng damo. Small ruminants, kabayan, tupa o sheep production ang ating pinag-usapan sa ating palatuntunan sa ating Q&A, sagot-sulat ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste.
It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya kabayan ng ating livelihood seminar for the week. Sagot natin sa mga request o kahilingan sa ating palatuntunan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Alam po ninyo, masaya po ang mga kumukuha ng seminar sa ating GSK dito po sa lungsod ng Parañaque. Satisfied po ang lahat sa kanilang mga nakukuha, mga kaalaman at mga paraan. At may nabubuo na po silang mga hanap buhay kaagad ukol dito, sa maliit na puhunan lamang. Siyempre, kailangan nga lamang ang sipag at determinasyon sa pagninegosyo. Bueno kabayan, narito ang isang halimbawa ng seminar na ginagawa po ng ating alamin sa GSK. Sugar, salt, yeast natin, milk powder at bread improver. So ilalagay natin to dito sa mixer. Then susunod natin dyan, yung ating egg. Katapos ng egg, tubig. Sura, pwede natin ilagay ito. Itong lard at saka butter. Pwede pagsabay yun. So rest natin to ng 15-20 minutes. Ang cheese bread ko rito lang. Pagkabilog mo, yan, bilog na siya, babasain sa tubig. Pag nabasa sa tubig, papagulong doon. Kaya natin binabasa ito ng tubig para dumikit itong ginawa nating cheese. Kayo rin kabayan, magkakaroon ng negosyong pwedeng magbigay sa inyo ng kita kaagad. Attend lamang po kayo sa mga seminar na inyong mapipili sa ating Gabayan sa Kabuhayan. May kita na, may libangan pa kabayan. Ang lahat ng ito mula sa ating Gabayan sa Kabuhayan ng palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya kabayan, ipagpapatuloy po natin ang ilang kaalaman. Extension Service kabayan, pagkalipas lamang ng ilang patalastas.
Alam po ninyo, kabayan, sa ngayon, ang isang proyektong nagbibigay ng kita sa maraming nag-aalaga ng hayop ay ang pag-aalaga ng baboy, native man o yaong puti o imported. Sa imported, nangunguna yaong mga magagandang lahi. Hanap ng marami ang Berkshire, Landrace, Large White, Pitrain, Duroc at marami pang iba. Ang mga tambalang tulad ng Duroc at Alinman sa dalawang uri na ating nabanggit, Large White at Landrace. Para sa gagawing inahin ang ipinapayo ng mga dalubhasa. Nasabi nga ng mga dalubhasa na ang kailangang alalahanin ng mga nag-aalaga ay ang ukol sa lahi, pakain o nutrisyon, pamamahala o management, at ang ating kapaligiran. Importante ang mga ito upang maging matagumpay sa pag-aalaga. Bukod sa rito, marami pang kaalamang naibibigay ang mga dalubhasa ukol sa pagkuha ng mga lahing dapat naalagaan. Sa gobyerno, meron silang mga nutrition department. Ano? Yung bang mga nire-recommenda nila, mas mabuti ba yung ginagamit ng mga breeder farm na kagaya ninyo kaysa dun sa mga inire-recommenda ng mga animal nutritionist ng ating gobyerno? Halos pareho lang yon kasi meron naman silang standards na sinusunod. Eh. O, depende na lang dun sa hog raiser kung saan siya bibili ng mais. Pero kasing mais na mura, pero ang sama ng quality. Mataas ang moisture, mataas ang aflatoxin. Siyempre ako, breeder farm ako, I spend more per kilo. Kunyari, at takbuhan ng mais ngayon, sabi mo, 1240. I spend as much as 1280 to 13 pesos para may incentive lang yung supplier ko para maganda ibibigay sa akin. Sa ating alamin, may mga nagsasabi na pwede yung binababad na feed sa tubig para mag-ferment, mahusay daw yon. At yung iba naman, dry feeding. Ano ang opinion mo tungkol dito? Yung sinasabi mo fermented feeds, yung binababad, merong isang gumagawang malaking kumpanya sa Europe. Talagang nire-recommenda niya fermented. Actually, yung feeding process, feeding system niya, talagang malalaki yung mga storage tanks niya. Bago ibigay sa baboy, talagang 8 hours nakababad. Ngayon, pagka 8 hours mo binabad kasi yun, dumadami yung lactic acid, parang lactic acid yata yun na nagtumutulong sa magandang pagtunaw at saka magandang absorption sa katawan ng baboy. Pero yung proseso yun, napakamahal nun. Kasi automatic lahat yun eh. Ngayon, alam ko, madaming backyard raisers sa Pilipinas, lalo na yung mga nag-organic o yung ginagawa yun? Oo, binababad nila talaga. Maganda rin yun. Ako, ginawa ko din dati yun eh. Kaya lang, masyado na ako madaling alagang baboy na masyado na matrabaho. Hindi na economically feasible. Ay, kung backyard raiser ka, meron kong 20 baboy o 50 fattener dyan. Meron kang isang drum na malaki. Babasay mo yung feed, bababad mo. Okay yun. Okay, nakakatipid ka dun. Yung nakita kong isa sa mga gustong bumili nang galing sa La Union, ang kanyang interest ay sa mga inahin ninyo. May binanggit siya sa akin na anong kinakailang i-recommend ang edad ng biik na gilt na bibilin kung magagaling sa isang breeder farm na kagaya ng John and John farm. Anong rekomendasyon doon? Normally, ilalabas namin yung breeding gilts namin between 5 to 6 months old. Kasi ang mga farms ngayon may mga kanya-kanya sarili vaccination program na dapat mong gawin bago mo pabulugan yung baboy. Okay. Tsaka meron ding quarantine period yan, yung acclimatization sa farm mo. Na pag dumating yung gilt sa'yo, hindi mo agad papapahingay mo muna. Bago mo, habang pinapapahinga mo, pinapa-adapt mo siya doon sa environment ng farm mo. After that, pag okay na siya, babakunahan mo na. Okay. Ano ba ang tama, Chito? Kasi may mga nababasa rin ako, sabi nila, ang gilt, okay na. This came from the American journal din na nababasa ko. Sabi nila, yung 5 to 6 months, pwede nang ipabulong na inahin. Pwede ba yan? Masyadong bata. Sabi mo, 7 to 8 months, di ba? Oh, 7 to 8 months. At least mga 140 kilos. Kasi pag drenate mo ng 5 to 6 months old, ilan lang ang timbang nun? Mga 100 to 120 kilos.
masyado pang bata yun. Plus the fact that hindi pa sexually mature yung guilt. Normally, pagka guilt, iintay mo yung third hit niya. Yung first hit, palalampasin mo. Second hit, palalampasin mo. Yung sa third ka, magbibreathe. Alam po ninyo kung pagbabasihan ng Pilipinas ang mga kaganapan sa ibang bansa tulad ng sa China na kung saan ay nagbabawas sila ng mga alagaan sa mga sentro ng populasyon. Ang Pilipinas ay may pag-asang manguna sa produksyon ng baboy at tuloy maaaring magkaroon ng malaking pagkakataon na makapag-export ng karne sa labas ng ating bansa. Malaking pakinabang para sa buong Pilipinas. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya kabayan, sa ating special feature, muli po nating babalikan ang ukol sa produksyon ng isang uri ng ducks kabayan, ang Muscovy Ducks. Pato, bibe kung tawagin kabayan. Mamaya pagkalipas lamang ng ilang sandali. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Okay kabayan, sa ating paglilibot sa ilang lalawigan sa ating kapuluan, nasabi nating isang proyekto sa pag-aalaga ng mga hayop, ang pato o Muscovy Ducks, ang isang alagaing may potensyal na magbigay ng aliw at kita sa isang mag-aalaga. Kabayan, ng Muscovy Ducks ay hindi mahirap alagaan, hindi maselan sa pakain, hindi gaanong masasakitin, matibay sa pagpapalit ng panahon at klima, at magagamit natin sa produksyon ng karne at itlog. Ang itlog dito kabayan ay higit na malaki sa itlog ng itik at pwedeng gamitin sa pagluluto at sa produksyon ng itlog na maalat o kaya'y kahit na balut. At kung hangarin ninyong kayo ay magparami, madali ring paramihin ito kabayan. At ang bentahe, naglilimlim ang pato. Marami din kung mangitlog. Kung kaya't sa ilang lalawigang tulad ng Pampanga o sa ilang bahagi ng Kabisayaan, ang pato po ay alagain. Ang mga dalubhasa ay gumagawa ng paraan upang ito ay lalo pang mapaganda sa pagpaparami at pagpapalahi. Kasama na rin ang ilang kaalamang makatutulong sa mga nag-aalaga. Paano nyo inumpisahan ito? Actually, kasama rin ito nung sa Philippine Native Animal Development Program natin, yung collection, no? Characterization and collection nga ng mga genetic materials na locally nakikita natin sa paligid. And then, ginawaan lang natin ng counting sistema kung paano siya pipiliin, paano siya pag-i-improve o pagagandahin. Pero ito ba originally nakuha niyong ganyan? O talagang ang ating mga dalubhasa rito rin sa BAI talagang nagsusunog ng kilay para mailabas itong ganitong klase ng mga ducks? Actually, nasa initial stage pa lang naman tayo. Ito yung mga nakolekta natin. Nasa stage tayo na ginagawa natin ng sistema kung paano talaga natin nga siya mapupurify, paano natin mapagyaman yung mga katangi-tangi nilang katangian na mapapaganda natin at mapaparami natin, magagamit natin sa panahon.
Originally, meron bang talagang mga itim na Muscovy? I think so. Meron po talaga niyan. Ang ano lang, nagkakaroon lang ng preference kung ano yung gusto ng mga farmers o kung ano yung gusto ng mga na market, no? Yung may gusto, puro puti lang yung plumage nila. Meron naman yung black. Meron ding ibang kulay niyan. Subalit, ang pinaka-dominant, yung white plumage at saka itong black ang plumage. Pero ang texture ng laman, pareho? I think pareho lang din yan. Ano, pareho lang din po. Pero sabi nga nung mga nakausap ko, binabaliwala nila yung ganyang klase mga kulay, lalong-lalo na yung itim. Pero dito, pag tinignan mo pala na iisang kulay, napakaganda. Opo. So, yun naman po ay talagang pagka ginawa natin kung ano yung sa tingin natin na magandang magagamit natin sa darating na panahon, ay mapapaganda natin yan. At may talagang siguro market o may value yung lahat ng mga characteristic na kanilang nasa ngayon na nasa kanila. Yan ba may lalabas pang mas itim pa diyan? Siguro yung pure, pinaka pure na lang yan is yung pure black talaga, no, na Muscovy na ayun, merong ilan na tayo, pero kung talaga siguro kung titingnan natin, magi-develop lang tayo ng dalawang kulay, yung black and then the white plumage ng Muscovy. Gaano katagal nyo nang ano to dinidevelop ito? Totally, well, bago lang po to, mga months pa lang po to, and then bagong setup to bagong sinetup namin na breeder selection pen for Muscovy ducks, no, na naka-setup is 1 male and 5 females na ginawa natin ng family selection, so bawat isang pen is considered 1 family. Mm-hmm. Teka muna, doc, mabanggit natin dito. Yung binabalak namin, wala kaming kukunin, sabi nga nung isang dalubasa, wala kaming kukunin ng mga layer feeds para sa mga ducks, ano? Pwede ba ang grower up to a certain point na mangingitlog na sila? Oh, basta ho naman ang ano, lalo itong mga native natin na to, hindi man sila nangangailangan ng sophisticated o high density na feeds, no? Pwede nating haluan kung ano yung available na mga feed na nasa atin, haluan natin ng mga local na mga leaves kung sakali. Ang number one nga ngayon na pwede natin, especially sa ducks and chicken, yung asola. Asola, pwede natin gamitin nyo as protein source and also calcium source. Pwede bang mangitlog yung mga ducks kahit na yan lang kinakain at saka broiler feeds ang binibigay mo? Tingin ko po na ano? Kaya na rin silang yan. No? Kasi ito namang mga natural na mga leaves and yung mga asola is identified na maganda yung source ng protein niya. At saka yung mga vitamins ay nando doon dahil nga natural siya at saka green, green feed siya. Bakit ba nangingitlog ang mga ducks kagaya ng mallard? Anong dahilan yan? Anong pagkain dapat o sustansya ang kailangan nila? Una, yung lahi nila talaga is egg type sila, kaya sila maraming mangitlog. Pero basically, ang nakapagbigay talaga ng ano is protein. No, pag na-reach mo na yung protein na requirements nila to produce egg, so mag-ano sila doon, and then yung shell, mataas ang requirements nila for calcium. And then sa micronutrient na kailangan talaga to produce yung isang egg. Bakit sabi mo ang lactating as sa sow feeds pwede sa kanila? Kung yun lang talaga ang available sa locality, tingin ko kasi mataas ang calcium noon at yung protein content noon is ano, is iba lang yung pinoproduce. Milk din naman ang pinoproduce ng lactating, and then milk is required rich of calcium, and yung eggs is also for the shell, kailangan niya ng shell. Dito, calcium. Dito sa development area ninyo, ibig sabihin, yan pinag-aaralan nyo ring mabuti? Sa ngayon po, maliban sa breeding, pag-develop ng mga selected lines, no, ng mga different kinds ng swine and poultry, yung nutrition dapat nating itest. So after nating ma-purify sila, after nating makita yung kanilang isang identity, paano pa natin ma-enhance ng nutrition. So yun po yung tinitingnan namin, and ngayon nagko-concentrate kami ano yung mga local feed resources natin. Alam natin medyo mahal ang commercial feeds ngayon at yung mga imported na ingredients. So if we can substitute or we can develop or utilize yung mga local feed resources na kaya nating i-produce locally, siguro malaking tulong po yun sa mga livestock raisers natin. And finally, you're talking of tulong, support. Are you being supported by the main office ninyo? Opo, malaki po ang naitutulong naman nila at
siguro kung wala yung Philippine Native Animal Development Program at saka yung baingan na nagbibigay ng regular funds sa atin through DA din, National Livestock Program. So, hindi po natin maano kasi research is very costly. Alam naman natin yon, it takes time. So, kung hindi natin ito masusustain, hindi mabubuo yung teknolohiya na gusto natin talagang ma-reach o ma-develop. And bakit ano? Bakit National Native Development Program? Kasi it's a national program na talagang gusto nating makita, mabigyang pansin na lang. Kung titingnan natin ang native animals, parang nung mauso yung hybrid, nakalimutan natin sila. Hindi natin sila nabigyan ng programa. Nung sinabi natin silang maliit, konting mga anak, hindi natin binigyan programa, paano ba natin ito mapapalaki at paano natin ito mapapangat yung kanyang pagpaparami. At paano pa natin siya masusustain or ma-commercialize into system na efficient din naman siya na maalaga natin. Pato, bibe, Muscovy ducks kabayan, isang uri ng alagaing may bigay na kasiyahan at kita sa mga mag-aalaga. Isang uri ng hayop na naipapayo hindi lamang ng mga dalubasa kung hindi ng palatuntunang ating alamin. Pato, bibe kabayan, Muscovy ducks, mula sa inyong lingkod ka Jerry Jeronimo ng palatuntunan, ating alamin.